It's a fact. Now you will never know the value, you will never know what you want, you will never know what you have until it's gone. Ito po mga utol ay marami na pong nakapagpatunay. Na kung halimbawang nawawala ang isang tao, isang bagay sa atin mga utol, doon natin naiintindihan na asset pala siya sa buhay natin. Kaya today, once again, ay bibigyan po natin ng linaw ito mga utol. Ito po ay ipapaliwanag natin sa karamihan dahil marami po ang nakakalimot, marami po ang natatakot, marami ang hindi nakakaintindi rito dahil nga po tayo ay sumusunod doon sa emotional pain at emotional struggles na nararanasan natin. Nagpapanik tayo, especially kung halimbawang tayo nga po ay nasa rejection or hinihiwalayan. Pero bago po yan, kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po at paki-hit yun na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-a-upload, nagbibigay po tayo ng assistance at tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o, welcome back. Nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow, paki-dalaw naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update, mga nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga nais po tayong makausap, makapanayam po sa isang one-on-one coaching, ay dito nyo rin po ako pwedeng mapuntahan. Ito po ang nag-iisa, one and only official po ng Papong TV, kung saan pwede po tayong mag-connect. Pag-usapan na natin mga utol kung bakit itong simpleng dynamics na to. Simple pero solid na pagkaginawa mo ay napakataas po ng data at napakarami pong sitwasyon at magkarelasyon na nagkakaayos, nagkakabalikan. It has the power to simply clear the mind nga po ng isang tao kung halimbawang siya po ay nasa breakup. Alam naman po natin yan na pagkahalimbawang nasa breakup struggles kayo, lahat ng masasama ini-inject natin. Halos lahat ng mga negative things ay iniisip natin. Bakit yan ang topic natin today mga utol? Dahil napaka-frustrating ng sitwasyon na to. Kung saan nakapag-move on ka na, kung saan parang kaya mo na, kung saan parang hindi na ganun kasakit at wala ka na halos pakialam sa ex mo, ay dun pa po siya bumabalik, dun pa po siya nagkakaroon ng realization. At sigurado ako na ang mga nagiging katanungan sa'yo, ito ba ay out of ego? Siya ba ay parang nagseselos lang? Curious lang ba? Nasasaktan lang po ba niya yung kanyang emotions? Or, mahal talaga ako ng ex ko? Para makadagdag lang mga utol, pagkahalimbawang dumadaan na kasi ang panahon, especially kung halimbawang parang namamatay na po yung issue, nawawala na po yung galit, yung good memories, yung mga pinagsamahan ninyo, ito po talaga yung nag-i-stand out. Ito po yung naaalala. Ito po yung talaga napupunta ron sa limelight. Pero yung mga negative things at mga pinag-awayan nyo mga utol, ito po ay nadidissolve. In time, it slowly fades away. Ito po ay naturally nawawala. Walang taong perpekto. Kahit ang ex natin mga utol, may pagkakamali din yan. Masasabi natin na ang dami niyang sinabing mga negative or pagkakamali mo. Pero hindi po pwedeng wala din po siya niyan kapatid. Kaya in time, kung halimbawang makikita niya na gagawin mo to, unti-unti marirealize din po, ito po ay proven and tested na po sa mga nakakausap din natin sa ating mga coaching session. Kung saan yung mismo mga dumpy, mga clients po natin mga utol, ang daming sinasabing mga negative things about their ex. Pero pagkahalimbawa nakakausap mo na sila after 2 weeks or 3 weeks, magsasabi niya na, "Coach, alam mo mabait naman talaga siya eh. Understanding naman siguro coach, nagkamali ako." Doon nila nare-realize itself. Lagi ko nga pong ipinapaalala din po mga kapatid na kung ano po yung nangyayari sa iyo, malamang na malamang yan din po ang nangyayari sa ex mo. It's just the medyo nalilito ka lang or apektado ka lang sa kasalukuyan. Ang hack na pag-uusapan natin mga ngayon ay napakasimple lang. Ito po yung mag-move on ka. Malamang na malamang mga utol, ito po ay like 20% or 10% na nasa isip mo na sa binabalak-balak mo na nga pong gawin. At naghihintay ka nga lang ng payo or push kung gagawin mo to o hindi. Dahil alam ko pagka nasa breakup ka, naghahanap ka ng mga senyales. Ikaw ay naghahanap ng mga magpapayo sa'yo at magpupush sa'yo kung saan mabavalidate mo yung dapat mong gawin. Pero ako na mismo ang magsasabi sa iyo mga kapatid na kung gusto mong bumalik ang ex mo at kung kasalukuyan na ikaw nga po ay nasa struggle, hirap na hirap at hindi na nga po makakita ng pag-asa, mag-move on ka. Huwag mong alisin ang solusyon na mag-move on na lang.
Kasi napakarami pong benefits nito mga utol. To be honest with you, 70 to 80% or even 90% nga po sa mga nakakausap ko dito po sa coaching session natin mga utol, halos lahat po na nagsasucceed dyan ay nagkaroon nga po ng arsenal or pag-iisip or mindset na mag-move on na lang. Kasi babalikan ko nga po na doon nare-realize kung saan nawawala ka na mga utol, doon nila nakikita ang value mo at doon nila nakikita ang panghihinayang. Doon nila nararamdaman namang hinayang. Number one reason na dapat mong gawin ito at bakit pwedeng mag-shift at magbago na balikan ka ng ex mo at makita ang realization mga utol, kasi po mas magiging attractive ka, mas magiging appealing ka at mas magiging challenging ka, utol. Directly kasi, you will appear contento, happier at nagkaroon ng inner peace. Marami ang takot sa inner peace na yan mga utol. Kahit nga tayo, di ba, takot na takot tayo. Kaya siguro patuloy na minomonitor natin ang ex natin hanggang sa ngayon dahil tinitingnan natin kung at peace na siya or apektado pa siya. Alam ko halos araw-araw ito po ay ina-analyze natin. Kaya kung ito po ay may papakita mo at may paparamdam mo agad sa ex mo mga utol, it will make a difference. Surprisingly kasi mga utol, kung halimbawang ikaw ay magiging masaya, agad-agad na kasalukuyan kayo nga po ay nasa breakup cycle, mapapaisip ng husto ang ex mo dito. Bigla siyang magiging interesado sa'yo at yun na nga, magiging attractive ka once again. At kung halimbawang gagawin mo nga yan mga utol, yung simpleng pag-move on at iparamdam sa ex mo na kayo nga po ay moving forward even without them, mawawala yung mentalidad ng ex mo na parang kayang-kaya kanyang kunin. Yung ikaw, mga utol, ay parang naghihintay lang sa kanya. Kakaroon siya ng curiosity, tatamaan yung ego niya, at simply mawawala yung kapangyarihan sa ex mo. Ito ay napaka-importanteng sangkap. Kung halimbawang kayo nga po ay kasalukuyang nalilito, hindi alam ang gagawin at gustong-gusto mong i-flip or i-turn yung table mga utol, pabor sa'yo, pag-move on ang solusyon. Second advantage nito mga kapatid, nabanggit ko kanina, mawawala yung kapangyarihan. So meaning to say, hindi na mararamdaman ng ex mo na kontrolado ka niya. Kaya nga, madalas even yung parang nagagalit ka or ini-ignore mo ang ex mo, ito po mga utol ay pinagbabawalan ko din. Kasi po by means of showing anger, tigas, mararamdaman pa rin ng ex mo na kontrolado ka niya. Na sinasabi ko nga na at the end of the day, ang magiging pakiramdam ng ex mo kung nagtitigas-tigasan ka o nagagalit ka, ay hawak ka pa rin niya, kapatid. Kaya nga by showing na ikaw nga po ay nag-move on, ito po ay mawawala, ito po ay mapuputol. Napaka-importante nito kung gusto mong lumabas talaga yung importance mo sa ex mo. Huwag mong pabayaan na manatili o isipin ng ex mo na ikaw ay pag-aari niya. Dahil sa ganitong way ay hindi po niya makikita na dapat kang balikan mga utol. Hindi siya magkakaroon ng takot at hindi siya magkakaroon ng emotional urge na tayo nga po ay balikan. Magiging very honest po ako mga utol. Sa totoo lang, naturally, ito po ay magkakaroon ng motivating factor sa ex mo. Dahil lalong-lalo na siya, halos lahat mga utol, gusto natin yung tayo yung may power eh. Pagkalimbawa, inalis mo kagad dyan, ang natural instinct ng isang tao ay ibabalik ko yan. Take the power back, tulad nga ng binanggit ko. Kaya nga, dito lumalabas yung napakaraming breadcrumbs, magpaparamdam sa'yo, imomonitor, magpaparinig, pahihirapan ka. Hihilahin ka ng ex mo na parang huwag ka mag-move on. Lahat ng mga bagay na to ay ginagawa niya dahil gusto nga po niyang i-regain yung kanyang power pagka na-feel nga po niya na kayo po ay umaalis na, lumalayo, pumipiglas nga po sa kanya. Kaya sa napakaraming proseso tulad nga po ng pag no contact or i-cut mo yung connection mo sa kanya, huwag mo siyang kausapin, ignore natin siya at iparamdam natin sa kanyang challenge, simple na lang, ang bottom line nito, mag-move forward tayo, mag-move on tayo, dahil dito ka mas magiging very attractive. Pagka nasa breakup kasi mga utol, napakaraming angulo, factor, nandyan yung regrets, etc. Pero ang napaka-importante or magiging mahalaga sa ex mo sa mga kasalukuyan na kayo nga po ay nakakaranas nitong dalawa mga utol, ay kapangyarihan. Ito po ay laging hahanapin ng ex mo sa lahat man ng angulo. Pagising ng umaga, kapangyarihan kagad ang hinahanap niyan over you. Pagka halimbawang nakakasalubong kayo, power kagad ang hinahanap niyan o binabantayan niyan over you mga utol. Kaya ito po ang isa sa mga una nating aalisin. Kaya nga po sa mga coaching session natin, tinuturo natin yung mga privilege. Behavioral privilege ng ex mo utol na dapat hindi mo pinaparamdam sa kanya. Dahil ang una nating inaalis dito mga utol ay yung kanyang kapangyarihan.
Kailangan kasi wala ito, kailangan kasi mahina ang ex mo, kailangan kasi nakakaramdam ng upset ang ex mo para siya po ay bumalik sa atin. Last, another emotions na dapat iparamdam mo sa ex mo, jealousy. Mga utol, ito po ay napaka-effective na tool. Pero lagi ko nga pong sinasabi, minsan nagbabackfire yan. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay jealousy na hindi ka kukuha ng ibang tao, na hindi ka makikipag-chat, na hindi ka makikipag-date. Jealousy about happiness and being single ang pinag-uusapan dito, mga utol. Jealousy being happy, being emotionally free, ang pinag-uusapan o ini-implement ko dito, utol. It's a very, very effective tool or arsenal na pwedeng gamitin mo sa ex mo, mga utol. Dahil dito madidistract, magiging out of focus at somehow mapopulyot ng ex mo kung makikita niya na kayo nga po ay sumasaya. Sabi ko nga, papasok ang jealousy. Makakaramdam ng threat ang ex mo kahit sabihin na nga po natin na siya po ay napaka-stubborn ngayon at dinidistance po niya yung sarili niya. Ito po mga utol ay napakaraming beses ko na pong naipaliwanag kung bakit po siya dumidistance. Pero wag na nating lingunin yun. Lingunin natin yung ating sarili. Maging masaya tayo. Iparamdam natin sa ex natin na tayo nga po ay totally naka-move on na at makikita mo kagad yung resulta. Generally, to drive them crazy over you mga utol, mag-move on ka kahit sabihin na nga po natin na ito po ay hindi pa po fully. Pero kung may di-display mo na parang 100% na kayo nga po ay hindi na apektado at nag-move on na, lumilingon na po at nagkakaroon na nga po ng mga ibang focus at hindi nga po ang ex mo, immediately, mapupunta ka agad sa center ng isip niya. Dahil hindi naman lingid sa kaalaman mo na attached pa rin ang ex mo, di ba? Minahal ka pa rin niya. May feelings pa rin yan. Kahit sabihin na nga po na hindi katulad ng level natin, pero meron. So kung may papakita at mapaparamdam mo, mapapaniwala mo na kayo nga po ay nag-move on, papasok kagad yung mga benefits sa'yo. It will scare your ex dahil madidistract nga po yung focus at gustong mangyari ng ex mo. At dito mo 100% na may paparamdam na wala na talaga, na nawalan na siya kapatid. Na ito po ay loss niya at hindi po loss natin. Bottom line, ang ex mo mga utol ay katulad din natin. Medyo negative lang. Pero alam mo yung inaalala din niya yung mga nangyari sa inyo. Ito po ay kasalukuyang pa rin pong ina-assess ng ex mo kahit nga po kayo ay nasa breakup na o sabihin na natin hindi na po nag-uusap na mga ilang araw o ilang linggo. Kaya kung ikaw nga po ay naghahanap ng great motivator or sitwasyon para mabalik ka dito mga utol, yung pagsimpleng mag-move on mo ang isa sa pinakamabilis na paraan para manotice, makuha natin ang attention ng ex mo at magbago nga po ang pananaw niya sa atin. Frustrations, galit, desperation, guilt, anger, lahat yan mga utol ay very common sa isang relationship. Pero kung halimbawang nag-move on ka, pinaramdam mo na kayo nga po ay mag-walk away na at mapaparamdam mo na parang naiwan ang ex mo, na left behind siya, dito niya ma-feel na yung ginagawa niya ay walang sense. At good opportunity ito mga utol to once again shift yung kanyang iniisip at i-consider nga po ang pakikipagbalikan sa atin. Diyan, unti-unting napapansin at nakikita nga po yung mga good qualities mo, utol, at doon makakarating sa panghihinayang ng ex mo. Once naramdaman na nga po niya na kayo nga po ay parang masaya at kontento na. Lahat tayo, mga utol, ayaw natin ng rejection. Ayaw natin na na-upset tayo. Ayaw natin yung salitang no. Gusto natin laging pabor sa atin at gusto natin laging yes, yes, yes. Before, binlag ko na po eh. Dito papasok yung scarcity effect. Dahil ang pakaramdam ng ex mo, siya po ay nawawalan. At siya po ay parang talo. Ayaw niya yon mga utol. Sabi ko nga, nobody wants rejection. Ayaw natin ng no. Maaring negatibo ang epekto nito. Pero meron siyang advantage sa atin. At meron din po siyang magandang outcome in the long run. Dahil kung mapaparamdam mo yung scarcity effect sa ex mo, unti-unti po niyang marirealize that he or she needs to do something. Sabi ko nga po, hahanapin yung kapangyarihan. Simplihan na lang natin, the more you move on, the more nagiging kakaiba ka. The more na nagiging importante ka, the more na nagkakaroon ng scarcity effect at takot ang ex mo. At the most important thing, bumabalik yung halaga mo kasi pagka nakita niya na ikaw nga po ay bumalik ang pagkatao mo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po suportahan po natin ang ating pamilya. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming maraming salamat po. Papong TV.